Kung may diwata sa Pasay, meron namang hiwaga dito sa Litex. Hindi lang Paris Overload ang pinipilahan dito, dahil meron din siyang Bulalo Overload, Chaka Kenjoy, Porkchop at Caldereta. Pero paano nga ba nagsimula at nakilala itong si Hiwaga? Di ba nung pandemic po tayo, bumalik niya noong 2022 until now. Nag-vlog naman po ako, first time yun, noong February 9, nagsimula yung vlog na ito. Actually, noong time na yon, na ganito na ako noon, ganito outfit ko. Wala sa isip ko eh, yung part ng pag-vlog, kaya wala akong alam pagdating sa vlog. Kaya sabi ko sa nag-vlog na yun first time, sabi ko, sir, wait lang, kasi mahaba na rin po yung pila. Matao na po sa amin talaga, the day na yun. Pasensya na po sila, tuloy ko lang po yung pagkila kasi mahaba na po. Okay lang. Ang sagot ng vlog, mga vlogger sa akin, okay lang yan, tuloy-tuloy ka lang magsalita dyan, kami nang bahala. Yun, doon po nagsimula si Waga. And then pagkatapos ng 30 minutes sila nag-vlog, sabi na, sige, pinakita niyo sa akin yung results. Sabi niyo, ang galing, galing. Antay mo 2 days before ma-upload namin sa Facebook. At sa YouTube na, ito natin malalaman. 3 days, nagsimula na rin. Tinawagan ako, Waga, good morning. Hindi mo ba alam? Nag-viral ka, trending ka. At tulog pa ako ng time din, sabi ko, ang ganang ba siya, hiyaan nyo na po, sir. Thank you, Lord. Sabi ko nila, parang wala pa ako sa isip. Tapos sinawagan niya ako ng 5 p.m. Inulit niya ulit. Yung 1.8 million, naging 3.8 million na. Sabi niya sa akin, ano ka ba? Parang wala lang sa'yo. Ano pa ba yun? Siyempre kiulit. O yung binilagpita nung nakaraan, diba? Opo, ano pong nangyari? Sikat ang sikat ka na. Ha, ganun ba? Ayun pa. Lan, artista na pala ako, sir. Oo, artista ka na. Ang tontuwa naman ako. Ayun pala yung kapag-vlog na yun. Sinadya ko talagang maaga pumunta para hindi masyadong matao. Pero nagsisimula na rin humaba ang pila. At inabutan ko na rin na maraming nagpapapicture sa kanya. At syempre, hindi tayo alis dito na hindi natin natitikman. At syempre, yung honest review. At yun na nga, nakita ko na yung rice. Papapalaban ako nito. Kahit sobrang init ng sabaw, sige, subo! Ito yung pinupunto ko dun sa kabila na sana ay binigyan man lang ng effort yung rice. Hindi ko sinabing mamahalin ang ilagay dahil alam naman nating mga kumakain at nakatikim na ng Paris, ang bagay talaga sa kanya ay yung buhaghag. Pero sana naman, samahan natin ng konting effort. Yun lang.